balanseng pagbabalita. Balanse. Walang takot. Walang mamahayag. Radyo Inquirer 990. Inquirer Balita. 34 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. 10 bilyong pisong halaga na utang ng Pilipinas Shell sa pamahalaan ipinapakolekta sa Administrasyong Duterte. Detalye ng balita mula kay Erwin Aguilon. Nanawagan ngayon kay Pangulong Rodrigo Duterte ang whistleblower ng nasa 10 bilyong pisong utang ng Pilipinas Shell na hindi nakakolekta ng pamahalaan. Isang pulong balita dito sa Maynila, sinabi ni Desaclan na dapat singilin ng Bureau of Customs ang Shell sa buwis nito para sa importasyon ng produktong petrolyo. Ayon kay Aklan, may liham na siyang ipinabot sa Pangulong Duterte noong June 8 pero hanggang ngayon ay naghihintay pa siya ng action ukol dito. Malaking bagay ang niyang nasabing halaga upang maipatsapat ng Duterte administration ang mga nakalinya nitong proyekto. Recognize sa 7.3 billion pesos na inangkat ng Shell na catalytic crack gasoline o LCCG at 1.99 billion pesos para sa alkalite mula 2004 hanggang 2009. Mahugunitang naglabas ng TRO ang Supreme Court para pigilan ang pangungulekta ng buwis sa alkalite dahilan upang mawalan niya ang gobyerno ng nasa 50 billion piso halaga ng buwis kada buwan. Erwin Aguilon, Radyo Inquirer 990, bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusika. Radyo Inquirer Balita. Vice President Lenny Robredo dumalo sa kanyang unang cabinet meeting sa Malacanang. Balita mula kay Chona Yu. Bagamat wala pa ang Pangulong Rodrigo Duterte, sinimulan na ng kanyang mga cabinet members ang preliminary cabinet meeting. Base sa larawan na nilabas sa Malacanang, makikita na kasama na sa pagpupulong si Vice President Lenny Robredo bilang pinuno ng Housing and Urban Development Coordinating Council o HUDC. Sumalubong kay Robredo si Malacanang, sina Transportation Secretary Arthur Tugade, Secretary to the Cabinet Leoncio Evasco at Executive Secretary Salvador Medial Deya. Isinigawa ang preliminary meeting ng mga cabinet secretaries sa State Dining Room ng Malacanang na layunin na ma-orient sa trabahong tututukan ng bawat miyembro ng gabinete. Alas 2:30 ngayong hapon, nakatakda ang formal o formal na cabinet meeting ng Pangulong Duterte. Show na yung Radyo Inquirer, 990. Bayan nagtatanong, mamamayang nag-usisa. Radyo Inquirer Balita. Sa ibang balita, hindi mapapaalis ang China sa mga inaangking teritoryo sa West Philippine Sea. Sinabi ito ni Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay kahit aniya pabor sa Pilipinas ang magiging desisyon ng International Tribunal sa The Hague, Netherlands. Ipinaliwanag ni Yasay na ang paborabling desisyon ay nangangahulugan na may kapangyarihan na ang Pilipinas na paalisin sino man ang pumasok sa teritoryo ng bansa. Ayon kay Yasay, ang inihaing reklamo sa United Nations International Tribunal ay para malaman kung hanggang saan ang exclusive economic zone ng Pilipinas. Sa nasabing desisyon ay inaasahang mailalabas na bukas, pagpapasyahan din dito kung may karapatan tayo sa mga teritoryo na inaangkin ng China. Inihalimbawa ng kalihim ang Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc na bagaman pag-aari ng Pilipinas ay sakop pa rin ng international waters. Hinimok naman ni Senadora Laila de Lima ang pamahalaan na masusing pag-aralan ang magiging desisyon ng UN Arbitral Tribunal bago ito magdesisyon sa susunod nitong magiging hakbang. Ito po ang reaksyon ni De Lima na sa naunang pahayag kamakailan ni Pangulong Rodrigo Duterte na isulong ang bilateral talks sa China at magkaroon ng sharing sa natural resources sa loob ng exclusive economic zone ng West Philippine Sea sa gitna ng inaasahang desisyon na ilalabas ng tribunal bukas araw ng Martes. Ayon kay De Lima, positibo aniya siyang papabura ng Pilipinas kaya't dapat na masusing pag-aralan ang magiging tugon nito sa desisyon. Mapabaliwala din ani ang lahat ng pinaghirapan ng pamahalaan kung basta na lamang papayag ang bansa na makihati ang China sa paggamit ng karagatan na napapaloob sa ating exclusive economic zone. Si De Lima ang nagsilbing dating Justice Secretary at nanguna sa Office of the Solicitor General na kumatawan sa bansa sa Arbitral Court sa The Hague, Netherlands. Dakong alas 5 ng hapon bukas inalabas na ng tribunal ang desisyon sa nauna ng inihaing kaso ng Pilipinas kontra sa pang-aagaw ng teritoryo ng China sa malaking bahagi ng West Philippines Sea.
Samantala, naniniwala naman ang Armed Forces of the Philippines na gagawa ng marahas na aksyon ang China sakaling matalo sa reklamong inihain ng Pilipinas sa International Tribunal sa The Hague, Netherlands. Inaasahang may lalabas na bukas ang pasya ng United Nations International Tribunal on the Laws of the Seas kaugnay ng kasong isinampan ng Pilipinas sa pang-aagaw ng China sa ilang mga teritoryo sa West Philippine Sea. Dahil dito, sinabi ni AFP Chief of Staff General Ricardo Visaya na walang dahilan para magtaas sila ng alerto. Nauna na rin sinabi ng Department of National Defense na handang tumalima ang Pilipinas sa anumaan ang magiging hatol ng itlos, paborman o hindi sa bansa. Nakasalalay naman sa magiging desisyon ng United Nations Arbitral Tribunal sa reklamo ng Pilipinas laban sa China ang hinaharap ng Asia-Pacific region. Ayon po kay U.S. Deputy Secretary of Defense for East Asia Abraham Denmark, anuman ang pasya ng korte sa pinag-aagawang teritoryo ang magdidikta sa nasabing international waterways at airways. Iginit pa ni Denmark ng South China Sea ay isa sa pinakakritikal na daluyan kung saan dumadaan ang mga barkong naghahatid ng bilyong-bilyong dolyar na halaga ng kalakal. Nauna nang sinabi ng China na hindi nila tatanggapin anuman ang magiging pasya ng Arbitral Tribunal. Balancing pagbabalita. Walang takot. Walang mamahayag. Radyo Inquirer 990. Radyo Inquirer Balita. Isa ang patay, dalawang sungatan at isa ang nawawala sa pagtama ng bagyong Butchoy sa bansa. Sa ulat ng NDRRMC, kinilala ang namatay na si John Michael Lunes, 14 anyos na taga Karangalan Village, Quinta Rizal. Nalunod si Lunes matapos lumangoy sa creek sa kasagsagan ng bagyo. Samantala, sugatan naman si Rogelio Gordo, taga Mamburao, Occidental Mindoro, matapos mabagsakan ng natumbang puno. Sugatan din ang 11 anyos na batang babae na si Ara Marcia ng Gordon Heights, Solongapo City matapos na matamaan ng gumugulong na bato mula sa bumigay na riprap. Nawawala naman ang 15 anyos na batang lalaki na si Kyle Haradal na taga Ugong, Valenzuela na umulay nalunod at tinangay ng malakas na daloy ng tubig sa Tulyahan River habang nangungulekta ng basura. Samantala, umabot sa 981 pamilya o 3,357 katao ang binigyan ng ayuda ng NDRRMC dahil sa pananalasa ng bagyong Butchoy. Malakas na pag-ulan patuloy na nananalasa sa Dinalupihan, Bataan. Detalye na balita mula kay Ricky Brosas. Bayan ng Dinalupihan dito sa lalawigan ng Bataan ang isa sa mga tinukoy ng pag-asa na makararanas ng patuloy na malakas na mga pag-ulan at sa kasalukuyan ilang sandali pa lamang ay bahagyang tumila na matapos ang mahigit sa 15 minuto na malakas sa pagbuhos ng ulan kani-kanina lamang at ayon dito kay Mayor Gila Garcia ang alkalde ng Dinalupihan, may mga reported rock slide na sila na naitatala mula doon sa barangay na Paring. At mamaya ay tayo ay personal magtutungo doon para alamin ang pinsala o laki ng pinsala na idunulot sa mga residente pati na sa mga motorista na dumadaan sa naturang barangay. Bagaman wala pang naiulat na casualty mula doon sa pagguho ng mga tipak ng bato sa barangay na Paring ay may pauna nang sinabi itong si Mayor Garcia na may mga nakahanda na silang ayuda o tulong para doon sa mga biktima o sa mga lugar na tinamaan nitong pagguho ng mga bato. Samantala, mamaya-maya ay iikutin din ng Radyo Inquirer team itong lugar kung gaano kalawak yung extent ng pinsala nitong malakas na pagbuhos ng ulan dahil itong Dinalupihan ay tinuturing sa isa sa mga catch basins dito sa lalawigan ng Bataan. Ricky Brosas, Radyo Inquirer 9 Event, abay nagtatanong, mamamayang nag-u-season.
Samantala, bago tuloy ang humina at maging isang low pressure area na lamang ang bagyong Buchoy na mayroong international name na Nepartak ay nakapaminsala ito ng husto sa Taiwan at China. Sa Taiwan, 3 ang nasawi at mahigit 100 ang nasugatan habang 2 ang nasawi sa China at 17 pa ang nawawala. Nasa lantan ng husto ang east coast ng China matapos makaranas ng malakas na hangin at matinding buhos ng ulan. Nagdulot din ng landslides at maraming bahay ang nawasak sa southeastern ng Fujian province. Sa ulat ng Associated Press, mahigit 438,000 katao ang inilika sa Taiwan. Marami ring lugar ang nawalan ng kuryente habang daan-daang flights at biyahe ng tren ang nakansila. Nasa Category 4 typhoon si Nepartak nang ito ay dumating sa southeastern Taiwan. Sa China naman, mahigit 422,000 ang inilikas at dinala sa mas ligtas na lugar. Radyo Inquirer Balita. Nakitaan ang sapat na batayan ng Office of the Ombudsman para masampahan ng kaso si dating Health Secretary Enrique Ona kaugnay sa manumalyang modernization program sa isang pagamutan sa Region 1 na umabot sa 329 o 392 million pesos ang halaga ng proyekto. Kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act o Republic Act number 3019 ang isinampa laban kay ONA at 2 pang health officials na sina Undersecretary Teodoro Herbosa at Assistant Secretary Nicolas Lutero III sa Sandigan Bayan. Maliban sa kasong graft, napatunayan ding guilty ang 3 sa kasong grave misconduct. Ipinag-utos ng ombudsman na si Conchita Carpio Morales ang agad na pagsibak sa kanila sa serbisyo at kasama sa parusa ang pagbawi sa kanilang retirement benefits at pag-disqualify sa kanila sa paghawak sa anumang pwesto sa gobyerno. Sa imbestigasyon noong September 2012, nagpatupad ang DOH ng Modernization Program sa Region 1 Medical Center o R1MC sa halagang 392.2 million pesos. Matapos ang bidding, ang proyekto ay nai-award sa third lowest bidder na Northern Builders Incorporated at Specified Contractors and Development Incorporated dahil sa kabiguang makatugon sa requirements. Pero noong December 2013, nagsagawa ng rebidding ang DOH para sa proyekto matapos magreklamo ang SCDI sa Office of the President. Ayon sa ombudsman, nang ibigay ng DOH sa kumpanyang NBI ang Notice of Award at dahil sa hindi agad naghain ng apela o protesta ang SCDI, naging pinal na ang resulta ng bidding batay sa resolusyon ng Special Bids and Awards Committee. Bagaman may kapangyarihan umano si ONA na paimbestigahan ang reklamo ng SCDI, hindi umano nangangahulugan na maaari na niyang baliwalain o ipawalang bisa ang resolusyon ng SBAC. Ayon kay Morales, kumbinsido siyang nagsabwatan sina ONA, Lutero at Herbosa para paburan ang SCDI. Radyo Inquirer Balita. SSS Pension Hike Bill muling inihirit ni Senator Trillanes. Detalye ng balita mula kay John Escocio. Jupiter, muling inihain sa Senado ni Senator Antonio Trillanes IV ang panukala para sa pagtataas ng Social Security Pension. Sinabi ni Trillanes, halos 2 dekada nang huling nagkaroon ng dagdag sa SSS Pension sa pamamagitan nga ng Republic Act 8282. Anya, tumaas ng mga bilihin at gastusin, ngunit hindi naman sumabay ang old age pension ng SSS. Sa Senate Bill number 91, ang lahat ng SSS pensioners ay tatanggap ng across the board 2,000 pesos pension increase. Magugunita na ibinasura ni dating Pangulong Ninoy Aquino ang dapat na dagdag SSS pension kahit umaasa si Trillanes na ngayon ay maaksyonan na ito. Yan si Kosyo Radyo Inquirer. Nga binibenta ba ay nagtatanong? Mamaya nag-usap. Inquirer Podcast.